Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglinaw ang Commission on Human Rights o CHR na walang batas para sa mandatory COVID-19 vaccination. Inihayag ito ng CHR kaugnay ng isaumanong ordinansa na ipinatutupad sa Caloocan City na nagpapataw ng multa sa mga unvaccinated residents na dumadalo sa misa o anumang pagtitipon. Paglilinaw ng CHR, labag sa batas ang pagbabawal sa sinuman na dumalo sa anumang pagtitipon alinsunod sa saligang batas. Samantala, pinapayuhan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang lahat na i-update ang kanilang vaccination certificate sa VaxCert portal. Ayon kay Acting DICT Naglinaw ang Commission on Human Rights o CHR na walang batas para sa mandatory COVID-19 vaccination. Inihayag ito ng CHR kaugnay ng isaumanong ordinansa na ipinatutupad sa Caloocan City na nagpapataw ng multa sa mga unvaccinated residents na dumadalo sa misa o anumang pagtitipon. Paglilinaw ng CHR, labag sa batas ang pagbabawal sa sinuman na dumalo sa anumang pagtitipon alinsunod sa saligang batas. Samantala, pinapayuhan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang lahat na i-update ang kanilang vaccination certificate sa VaxCert portal. Ayon kay Acting DICT Secretary Manny Kaintik, nagdagdag sila ng safety features bukod sa pagkakaroon ng bagong bersyon nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga European countries bagamat kinumpirma ng DICT na kinikilala na ang vaccination certificate sa 50 mga bansa. Naglinaw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na naibigay na nila ang pondo para sa sweldo ng EDSA carousel bus drivers at mga konduktor nito. Inihayag ito ng board kasunod ng protesta ng drivers at conductors sa harap ng kanilang tanggapan sa Quezon City dahil umano sa hindi na ibibigay na sweldo. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cascion na aabot ng 672.69 million pesos ang nai-release nilang pondo sa ES Consortium. Sagot naman ng ES Consortium, nakikipag-ugnayan na sila sa mga umaalmang driver at konduktor hinggil sa naturang usapin. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.